A Song of Sade being given new life by Janine. And it's also interesting, no, with your collab, parang you're reaching more audiences kasi, well, si Janine is Gen Z, and, yes. My question is, with coming from different generations, how do you think your music, you know, would complement each other? Ano muna, no, correction muna. Yung term, hindi namin kanta yun. Ay, okay. Kanta yung Joey Albert. Joey Albert, original. And then, diversion na namin. Yes. So, yun lang. Okay. Sige, go ahead. And then, ano yung ano nga yung... So, how do you think your music would complement each other, given that, you know, you came from different generations? Yun nga yung challenge. Eh, ano naman eh, oh, basically, the theme of our songs are about life, love, and love. Oh. So, andun din naman yung mga bagong awitin na ginawa ni Ibon and ni Ben. Pasok din sa, for me, pasok sa GNCC. No? Although, yun nga, kalati namin ginano na, siyempre, pag kami yung sahog namin, pag nagsama-sama, iba rin yung tulog eh. So, yung mga GNC naman, pag nagsama-sama. So, we have our own flavors, no? So, yun lang naman, itatapkan namin yung mga tamang flavor yun. Pagawa ka ng bagong puta eh. And then, hopefully, masarap yung lumabas. So, that's the thing that challenges us always whenever we get to perform with whoever wants to. Or we had a chance to perform with. So, ganun lang parati ang mga artists. So, basta kailangan lang, wag pilit o wag natin pilitin. Kailangan yung flow natural o walang ano parang. Walang pretensions, walang ano. Kailangan nag-enjoy lahat. Yung habang ginagawa mo, napapangiti ka. Tsaka masarap paghaluin yan ano eh. Parang vintage. Tsaka yung bago, di ba? Vintage, tsaka Gen Z. Oo, sa pagkain, ganun. Sa technology, ganun din. Sa art, maganda i-combine. No? So, okay to. Okay to mangyayari. Maganda. So, hopefully we could come up with really something interesting, something people will love. Jenny, would you like to add something? Ikaw, would you like to add something? Sorry, I'm fooling you. My question was parang, how do you think your music would complement each other? Honestly, I'm just here to learn po talaga and to grow. I'm just really happy na nabigyan po talaga ng opportunity by Skin to be with Sade because hindi ko po talaga na-imagine yung sarili ko na to be with such iconic people, honestly, like they've shaped a lot of songwriters today. And on pag napapakinggan ko po yung repertoire nila, as in, may nakukuha talaga ako a lot from songwriting as well. So I'm just here to enjoy it. Yeah. To add to that, actually, maganda yung sinabi niya. Kami rin eh, we feel the same way na. Aside from the fact that we're excited, we're still here to learn and grow as well. I mean, as long as Sade has been in existence, di ba parang for the longest time, hindi naman natatapos yung desire to learn from others, di ba? Parang could be our peers or even the younger generation. Ay, ang gagaling pa ng mga katulad ni Janine. Ang dami nilang naglalabas na ano. So, OPM is in a very, very good place thanks to artists like her and sa mga generation nila. So, kami, yung mga kuya, mga ganun, marami ding napupulot sa kanila eh. And then we're very excited to learn from them as well. And for my last question, anyone can answer po. Sounded ba, Bonded by Sound is a benefit concert. Yes. Does it give parang more meaning their performance when you're performing for the benefit of an organization or something compared to you know performing for a normal concert? Siyempre naman, ano yun eh, whenever you get the chance to help
diba? Hindi mo pwedeng hindi yan yun eh. Oo, talaga ka din. O, opportunity yan. So, hindi na pinag-iisipan yun. As much as we could help, lalo na the best way we can is to improve our music. Napakadali. I mean, in our way, then, nag-enjoy kami, then nakakatulog pa kami. And actually, we've been doing a lot of yung mga beneficioso, lalo na yung mga kapwa namin musiko. We won't mention it na kusino exactly, but we did a lot. And then, pagka-usapan namin yun, pag meron dumating naman ganyan, and then pwede naman tayo, why not? Open kami doon parati. So, lalo na with Skin. Skin is our family. So, kung meron silang kailangan na tulong namin, in a way, na para makatulong din sila. We're there always to be a part of it. Thank you and good luck to you. Thank you. Thank you. Yes, before Glenn Sibonga, isingit ko lang sa side A. How will you rate and describe Janine as a singer? Monster. Monster. Ulit daw po. Very pretty monster. Gentle monster. Actually, may terminology sa mga musicians na when you give praise to a certain, mga magagaling talaga. Tawag namin dyan mga hustler. So, parang for her age, being this young, and how she sings, masterfully. Yan, parang ang tingin namin dyan mga hustler to. Yung in command of her voice and how she sings. Ang galing. Oh, to be honest, I actually heard her for the first time nung nag-on birthday yata. Birthday ni Doc Rich. Sino to? Parang last performance ko kumanta. Parang ganun yung kanina yung energy. Ako, if I may add, bukod sinabi nila monster, pero ako when I hear her sing, parang for someone so young, parang it's so soulful, parang may laman yung pagkanta niya, hindi lang just to sing the lyrics and just to belt it out, because you can hear this, grabe yung range niya, pero when she sings the song, huwag sana nalaki yung ulo mo kasi hindi talaga, soulful, yun yung word eh, soulful yung pagkanta niya. Alam mo, she feels it, she intends to, she sings the notes. With rightful intent, you know, so soulful talaga. So we are, ang tanong kanina, bakit kami ang kasama niya? Sabi ko kay Ernie kanina, bakit kami ang kasama niya? Kasi kung bakit, iisipin mo, she keeps saying na, I'm just with these legends or with these people. Kami, in the same, parang we are privileged, we are happy na. Kasama lang si Janine. Kasi sa kami ano din, may kabog din. Oo, lalagyan tayo ng ito eh. Reaction ni Janine. Reaction. Your reaction, Janine. Oh my God, wala ko masabi. Thank you rin po. Wow. Thank you po talaga. And thank you din po for being so, I guess, accepting sa music din po. And ayun, I'm just... Wala, I'm so happy po. Thank you po. Reaction na may kabog sila sa'yo. Yung reaction mo lang na may kabog sa'yo. Actually, natatakot ako for you. Ako din po may kabog. Mas malaki po yung kabog. Okay. Mas maganda yun. Yung konting nervous. Pero doon mo talaga malalaman yung magaling eh. Like yung siguro yung iba sa atin first time siyang narinig. Diba? Yung unang beses mo palang narinig. Na-move ka na eh, na-impact ka na. So alam mo talaga, magaling talaga itong singer na to or player or instrumentalist. Kasi may effect ka agad sa'yo na maganda. Hoy, tumatatak. Thank you po. Yes, thank you. Next question from Glenn Sibonga. Ayan, good afternoon and congratulations sa Bonded by Song ngayon pa lang. Ayun nga, based dun sa reaction mo ngayon, Janine, parang curious na ako kung ano yung ginagawa mo and ano yung naging reaction mo nung first time mong matanggap yung balita na makakasama mo yung idols mo na side day. Honestly po, kinabahan po ako dun. Pero
Katulad po yung sinabi ko po, sinabi po ni Sir Ernie kanina, I'll be with the band then, with my own band. So, I think, actually, this week, nag-rehearse na po kami for the repertoire. So, matindatin din yung rehearsals din po. Mangyari. Lahat ba ng playlist dito sa Bonded by Sound ay puro kanta yung side A and the lead, or will you be singing covers din? Oh, may mga covers din. Kasi ano yan eh, meron kaming parang, in a way, parang formula. Sisilipin mo rin kami po ano yung talaga yung line of songs niya, line of songs namin. So kailangan complementary yun. Tapos in a way, hindi siya maging parang, so we'll put some highlights along the way. Ganun din siya. Ganun din si Jimmy, ganun din kami. So, and then not just highlights with the songs that we're going to sing, but individually also we're going to do that. So, yun, it's a matter of the song choice talaga. So, definitely, we're gonna do some covers. So, it calls for it, we'll do some covers. So, para naman, para naman sa general public. Yeah. We're also excited, since she's having, Janine is having her own band play, we're also very excited to meet her band. Diba? I mean, ganun naman kami, mga musicians. Diba? Yung, parang tayo, diba? I mean, kayo, parang kayo din. Diba? O, yung industriya, lahat ng kapasama sa industriya, maganda yung nakakakilala, tapos nagahaan kayo, bibiroan, learn from each other. And inspiring each other. Sir, kasi session artist yan. Tawag na tangalan, you just paint sa Soler with Ella Ming and her band. So exciting mabit yung mga new, well, yung mga bagong men niyan, yung mga men niyan, women niyan. Ayan, kanina sa side A, kanina nasabi ni Janine yung ano, yung gusto niyang i-record na side A na song. Kayo naman, ano yung favorite song niyo ni Janine, individually ah, na gusto niyang ma-record sana na side A? Ako, currently kasi ano eh, tuwa ako sa pelikula, the one that she sang earlier. Ang cute ng message, ang ganda ng, ano, ng melody and everything. So, yun, sige, kung papapalain at bigyan kami ng chance, why not parang work on something like that also. Yun, so ako, pelikula personally right now is on my playlist lang. Yeah, sa ibang members. Ako yung kanina yun, di ba? Dina Muli. Although, tama yung sinabi, she mentioned din naman na ginawa talaga ng originally ng Ichiwar. Pero when she sang it, she owned it. So, I think pag ginawa ka ni Nagil, magkakaroon yun ng side A feel. Mas magandang bosesa namin, kasi maganda yung ano eh. Marami siyang ginawa ng bosesa nila. So, yun, ako yun yung gusto kong kanta niya. Aside from, I guess that's what, can I say that that's what parang nag-introduce to you in the mainstream, kaya nakilala mo siya to the world. Bilang vocalist, pwede bang kuwati yun? Yung Dina Muli? Actually, gusto ko lang siya pakinggan, pero hindi ko alam yung words. I'm really parang towards... Hindi pa na pag-aralan. Okay. Hindi pa, pero I... Hindi, ganun yun. Narinig ko talaga. Yeah, if I'm not mistaken, sinali ito ng Ichiro sa Philpak. Tapos narinig ko babae, sabi ko, sino to? Sabi ko, actually, itong sinali. Sabi ko, sino to? Sabi ko, hanip pa kasi parang... And I was expecting someone na parang... Yun nga kasi, she sings it so softly. Sabi ko, parang sino tong artist na to na hindi ko nakilala, parang nakalampas sa akin ako. Tapos narinig, nakita ko si Jin, sabi ko, ang badahan niya ito. Pero ganun na yung birada niya. So, eh, gawin natin yan kung pwede yun. Yun, sa akin. Yun, sa iba. Ako yung ano rin, yung pelikula yun sa akin. Actually, the first time yung napanood si Janine yung live, yun nga rin yung birthday ni Doc Rich. Kinanta niya yung sa Itchy Worms na song. Yun, nadali na kagad kami ni Neto. Ganun na ito.
Grabe. Sila dalawa ni Jay ito magtugtog tayo. Oo, Jay Durias. Sila dalawa ni Jay Durias. Pero yun nga, kung ano yung kanta na gusto kong gawin with Janine, yun yung pelikula. Pati yung ano, pati yung Time Signature kasi yung kanta na yan. Paborito ko yun. Parang waltz. Three, four. Ako yung ano, yung pinakinggan ko yung mga kanta niya. Pero hindi ko alam yung title. Ano na yung parang nagpapa-AP ko sa tao? Ang Aking Awit. Hindi, meron. Hindi, yung Hulaan. Aside din sa mga ginawa namin dito, awit ni Limo. So, sana yun, pwede siguro ma-record namin yun in a way, mailabas. So, ibang version of the song. Sorry. Lahat ng kinanta niya, yung gabing yun, yung buong set niya, yung set list niya nung gabing yun, maganda lahat eh. Tapos hindi lang yun, ang galing niya pumanta, ang galing pa mag-gitara. Yes. Wow, unfair, di ba? Sinalo na. Magaling siya talaga. Talagang a true artist. So, possible talaga na masundan pa ang collaboration bukod sa concert. Yung pelikula naman, do it po yun. Ayan. Thank you po and congratulations. Thank you. Yes, thank you bago kay Gracie. Janine, are you still with Viva? Yes po. Okay. Next question from Grace Bumona. Gracie! Hello po, good afternoon. Ang question ko lang po, since this is a benefit concert, can you share more details about this concert po? Kung sino po yung magbe-benefit? Probably, Doc Rich could answer this particular question better. Hi everyone. It's a benefit concert, so some proceeds of the concert will be given to the Pedro Calixon construction of the church. Where dog? San Pedro. In Las Vegas. Okay. Las Vegas. Pedro Calixon. Muti lupa ata. Okay. Sama ba? Kasi si Sir Aris. Sir Aris? Ayan. Ano? Pedro Calixon in ano, no? Besides, Pedro Calixon Church, ano, build up yan eh, build up for our church. And also one organization of Team Raya for Peace. Ayun, so, one organization and one church. Thank you. Okay, thank you po. Thank you, Doc. Yes, question from Pago sa'yo, Melpuna. Meron ka galit sa'yo, no? Timmy Basil! Ay, bongga! Pakit bongga? Ikaw mo na kaya sa video. Okay, congratulations Janine, kasi I was there during the 43rd anniversary of Viva Films. At isa ka sa talaga ano with Magic Voice na talagang pinalakpak ka ng audience. Diba? Grabe, grabe talaga. Oh, siya yun! Kaya pala namumukha ako itong babae. Oo, siya yung ano, yung akala mo, yung sa unang ratsyada, parang inaantok-antok lang, pero sa pandang huli, ayan na, ayan na. Okay, so Janine, parang ang laki-laki ng expectations ng side event sa'yo, parang kalahati ng audience dapat magalit sa mga fans mo. Ano ang reaction mo? Reaction ko po. Oh, kasi parang ang laki-laki ng expectations nila sa iyo in terms of audience, dapat manggaling sa iyong kalahati, mandang na audience. Honestly, noong una po
syempre may pressure to like paano ko i-deliver yung mga syempre classic songs na po yung songs nila. But honestly, I feel like with being with them in a room and sobrang accepting nila po, I feel very comforted na, I guess, na parang it's, this is gonna be a fun concert po. So, yeah. Yes, thank you. Wala na ko daw sinabing expectation. Sa kanya lang daw yun. Anyway, question from Archie. Liao again. Follow-up ko lang ito, no? Proven naman at saka nakapag-mainis na kayo talaga sa Philippine movie industry, in the, music industry. Music industry. Ang tanong ko lang, how do you keep yourself relevant? Kasi ang dami, especially sa mga fans niyo at saka sa mga bagong generasyon, especially na nagsusulputan ngayon ang daming acts, daming singers, daming pop genre, pop idols. Hindi, one thing, siyempre ano eh, diba? We're very blessed with Ben and Dimon. Marami nasusulat, maraming ano. At sa akin kasi mas favor pagka yung kanta galing sa banda. Although madali naman kumuha ng mga original songs from other songwriters, napakarami nyo. Pwede mong gawing industry yan na maganap ka ng kanta yun. Kami magkakanta. So, depende na lang sa diskarte ng banda. At kami naman, on our part, yung being relevant is hindi namin sinasadya. Basta we just do what we love to do and whatever the outcome is. Salamat. Ako naman, ang ano ko lang, ang gauge ko lang naman is ayaw namin yung ano, gusto namin mag-ano pa rin. Kasi ang side eh, ever since gig pa talaga siya. So, as much as possible, nagigig kami. No? Pero medyo nililimitahan ko ng konti. And what I do is, and I alam nila yun, ano, we play in a place na ito lang yung araw namin. Ano yun? Kung pwede, the whole year. No? All year round. But although we settle it every month. No? So yun, gusto ko nakapulso yun. No? One place and one particular day na nandun kami. Doon mo magigage. Kasi from there, sasanahin mo yung tao na pagtapag, ganitong araw, Friday na doon. So yun yung ano, yun yung discarte na doon. No? So, awa ng Diyos, ano naman, people are still coming. Mahal yung entrance, so 800. 200 plus yung place. Noong una ka 500, kaya noong nag-800, kinabahan ako yun. Pero, anyways, yun, nag-800 sila. Kaya ito, ipakaya kami. Pero yun, ano pa rin. Entrance lang yun, hindi yung consumable. Yun. So, yun yung ano, yun yung pinaka. And then, yun nga, parang ano rin yan eh. Exercise din sa amin na we have to play at least once a week. And then, yung mga rehearsals, ganun din. Kung meron kami gusto tutorial, we schedule it and we try it. Yun, perfect mo our craft. And we keep learning. We keep doing it. Mga concepts pa nga ito. Hindi lang tuktok. Ano rin yung more on the business side. Tsaka ano eh, ang music, well kami, hindi naman namin sinasadya, pero talagang hindi kami tumitigil eh. Lalo na, yun nga, si Ligon, si Ned, si Yubs. Ano si Lenny? Ned, ako, Mike. Kasi, how do you make yourself relevant? Yun, funny you mentioned that, di talaga tumitigil. Kasi for Ernie's age and his, I don't know, I should comment him kasi, yun eh, hindi ka talaga titigil, gigising yan, magaling araw, nagda-drums yan, alam mo yun. Hindi lang talaga siya tumitigil, and I guess yun talaga yung fuel ng side na compared, ako napapagod pag iniisip ko, kasi 40 years you've been doing this, pero sa mga banda ngayon,
parang kayo, kayo, hindi kami kasi, kayo yung matagal lang ginagawa, na tumutugtog pa rin ng 2-3 times a week, regularly, and gaya ng sinabi ni Papa Nagy na, ando pa rin yung tao, they still come, and yung, like what I mentioned earlier, basta makita namin nag-i-enjoy sila, still, let's keep on doing it. Yeah. Oh, yung problema. Tapos ano nga eh, tuwa nga ako kasi, nung bumiyahe nga kami, we had a tour. We just came home last October 27. Na-tour kami sa 7 shows we did sa US and Canada. Matagal din kami hindi nakapunta. 10 years kami hindi bumiyahe. Although, during that time na nag-changing of the cards with Jules coming in, hininog ko muna talaga. Ayun. Although may mga offers for us to travel and show kayo dito sa Kermala. So, it came at the right time na yun. Nakabiyahe kami. So, that's, for me, ano na yun, parang, uy, okay, we opened the gates again for Sally, you know, to form a program. And then, maganda yung naging resulta ng mga shows. Feedbacks were really good. And, yun, ano lang naman yun, ganun lang naman. You do your best, and then, kung ano yung naging produkto, bahala na yung gusto. Thank you po. Question? Yes, thank you. Question from Roldan Castro of Abante. Fresh from Korea. Question po. Masaya na naman po ang music industry at sa mga concerts kasi may malaki rin po kayong kasabay na concerts sa November 30. Ano pong reaction niyo? Okay, I'll cast. Sino sabihin na rin? Okay. 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 Ah, si Ogi. Mas masaya yun. Mas marami. The more, the merrier. Ganun lang. Yes. Okay. Ito na. Ibig sabihin, boy naman. Okay. Okay naman sila. Sa mga concert si Rocky ang kasa sila. Newport. Asa Newport. Hindi naman sila kasa lahat dun eh. 1-5 lang yun. So we think everyone who's not coming, alam mo yan, okay lang yun. Kaya sinabi ni Nandi, mas ganda, makakapili yung tao. O hindi yung, ako tayo lang. Makakapili sila. Holiday, so walang pasok. So, yun. Ayun. Tapos reaction po, ano pong pananaw nyo sa mga kanta ngayon na may mura? Okay lang ba sa inyo makipag-collab sa mga ganun? Ang gumawa ng kanta na may mura? Ako. Ako yun. That's personally yun. Kahit English. Kahit English, kahit Latin, kahit Spanish. Ako, not to be condescending na parang, babang klase yung pag-mura. It's just so happened, siguro yun yung expression nila. And we'll give it to them kung gusto nilang gawin yan. It's just so happened. Yung side A, actually, pag na yung mga tatanungin niya, parang alam nyo, well thought. So, okay lang yun, if they feel like doing that, again, music is expression, sa kanila yun, pero sa amin parang, hindi naman, siguro, pero... Two each is on. May dagdag pa ba yung ba? Side A, charot. Okay, Miss Jenny, bilang ano, siyempre bilang... Kabataan, parang gano'n. Anong reaction mo sa gano'ng klaseng kanta na may halong mura? Okay lang po. I guess if yun po talaga yung sinasabi ng puso niya. No? So, if that's part of his or her character, then it's an expression. So, mapapakinggan din namin ikaw na kumanta na may mura palang araw. Carry mo ba? Hindi mo imagine. Ngayon po hindi, pero tigan po natin pag nagalit ako. Ano ko na heartbroken na siya. Heartbroken. Ayun. Thank you. Ayan. Last na yan. Last question. Ang tanong pa lang sabi kasi ng Sergeants kanina, para may mga covers din kayo. Para kumbaga, for the benefits din ng mga kabataan ngayon mahilig sa K-pop, will we expect po yung mga song coming from the SP19 or the Beanie na kakanta yung side A, mga version nila? May mga ganun bang, kaya bang gawin ng side A yung ganun? Salamin. Imagine side A singing yung mga K-pop songs, di ba? Actually, no, parang magandang idea yun. Actually, no, honestly, hindi namin naisip until you brought it up. And magandang idea yun. I mean, their songs are really very nice to listen to. Nakakatuwa.
Sorry, wala kasi sa radar pa namin yung ano, so hindi pa namin na-finalize talaga. Pero yeah, that's a good suggestion. Masaya yun. O kaya collaboration din. Right. Pwede nating explore. Diba? Maninibago. We're open to that. Oo, ganda yun. Maninibago po sila. Basta mabibigyan namin ng justice. Yun lang naman. Side B. Kasi mahirap din. Dahil sikat lang, kakantayin mo. The other side of it. Sana matutuwa rin kasi Jen si Sing. So, kailangan. Actually, we're worried about Janine's audience eh. So yun yung ano ko, curiosity ko. Ano kaya nung banded by sound, di ba? Paano? Magkita-kita kaya ng tenga yung mga makikinig. Mga titos. So yun yung challenge nga pa. So, we'll see. Oh, tsaka yung drummer ng SB19, kilala ko yun, Halimaw yun eh. Hindi ko magagawa yung ginagawa niya. Pero pwedeng gawa ng ibang touch. Si shout out kay Ken Jezer Umahon. Thank you. Anyway, thank you so much. Invite na din po for your concert. And invite ko po kayo na to those na on video November 30 sa Solera Theater po. Ano oras po? 8 PM. 8 PM po. Dami po kaming songs na and for all of you, so let's go. Yes, sir. Again, everyone, November 30, that's a holiday, so no excuse for you guys not to come as early as now. Like you mentioned, this is just not a concert of music. This is for a very good cause, just like what Doc Rich said kanina. So you want to support that, help out, and enjoy yourselves. We'd like to see you on November 30. Bonded by Sound with the future great Miss Janine Tenyosa, of course, Side A. We're gonna have a great time. Yeah, thank you, everyone, and please do help us promote this show November 30. We're putting everything in your hands to reach out to a lot of people for them to know that. Meron kami November 30, Bonded by Sound, so thank you. Thank you. God bless.